Mabuti na lang, hindi natin natapakan! Teka nga pala, pare. Doon sa pala sa laban ni Kai Ramis Martin tsaka nung baldo na ito, anong balita doon? Ganda ng laban bro, kasi anong mga... Mula simula, yung laban nila, si Kai Ramis, hindi napagod. Oh. Tapos nung tapos ng laban, ito yung nga, tapos ng laban, di ba? Interview namin si Baldonado. Ang sabi ni Baldonado, hindi daw siya talagang nakapag-train. Dahil, okay. Nagtrabaho siya sa construction para sa pamilya nila pangkain. So, yun nga ang sabi ni Baldonado. Ibig sabihin, hindi niya pa nabigay yung totoong 100% na lakas niya sa laban. Pero akin, ang ganda na naging laban. Maganda din yung performance ni Baldonado. Actually, effective yung mga kanang counters niya. Okay, ano naman masasabi niyo sa laban ni Ha? Pwede na ba ito? Tanong. Sa ganung kalidad na laban ni Kai Ramis Martin, na-testing siya last time eh. Handa na ba siya sa international scene? Ako, hindi pa natin masasabi yan eh. Dahil hindi pa naman natin siya nakikita lumaban ng world class caliber. Lalo na nasa super bantam siya. Ang katapat niya sila Luis Neri. Super bantam pa o bantam lang? Super. 22. Luis Neri, sila... Magaling yan, mapakausan niya. Ang kaiba lang doon, pag siyempre, pag gano'n nasa sa ibang bansa, mag-iba na rin siya ng training. Ikaw, Lodi. Ako sa pinakita niya itong last fight niya, medyo parang hindi pa. Pero may potential. Iba kasi yung hindi pwede, na talagang hindi talaga pwede. Siya, now, hindi pa pwede, pero alam mo na may potential. Makakating siya doon sa pangarap niya, pero... Kung may huwag madalain kasi baka masira. Dahan-dahan lang. So, kasi, pero magandang lesson yung laban niya to, last fight niya, tinamaan siya. Ang gusto ko sa kanya yung tapang niya. Hindi na ba, hindi mo pwede ituro sa boksingero kasi minsan yung paano siya harap sa ganung sitwasyon na tinamaan ka, babawi ka, yung iba nawawala na kahit magaling nawawala, nasisira na diskarte na nararatel, no? Pero siya, doon ako yung nakikita ko magagandang katangian ni talagang focus siya maganda yung ano. Kaya lang, medyo talent wise ko lang pa. Pero madaling i-develop yan. Ikaw na bahala doon. Teka lang. At gusto kong sangayunan ka, Lodi. No? Kasi tingin ko, pwede nang lumaban sa international siya. Pero siya sa kanya mo ko niya lagay. Pero pwede, kasi may mga angulo kung hindi nakuha, pwede pakiulit mo yung... Hindi, ikaw, super Sam. Ano sa tingin mo? Kasi si Kai Ramis Martin, side na ng Probelo. True! Sir Shot, Gibbons lang ang malakas. Paano napunta si Kai Ramis sa... Ayun na nga, kasi yung mga alam mo, sabi nila, ay, Probelo, amin yan. Probelo and Sir Shot, good terms naman eh, parang Jade Borneia. Kasi yung mga iba dyan, nakita nila laban ni Jade Borneia, Probelo, tapos si Sir Shot at si Brenda nasa likod. Galit sila eh! Pero alam mo ah, ito business-wise, ito maiintindihan ng mga taga-subaybay ito. No? Tatandaan nyo, sa negosyo, wala kaming pakialam sa nararamdaman. Sa negosyo, business yan. Business yan, negosyo yan, di ba? Sa negosyo. Kung nagkakagalit-galit man kayo, as long as kumikita ang mga malalaking tao nandiyan, wala pa kayo sa feeling. Mag-away kami sa basta kami kung saan kami kikita doon kami. Mas okay, kung may business ka, mind your own business. Lumit mo, Sam! Lumit mo! Mind your own business, Om! Okay, sige. Okay, Kai Ramis Martin, bright future. Ito, itong battle of YouTubers ngayon. Ano bang update? May umiiyak eh. 10K lang daw yung TF. Bakit naman dyan? Ito, hindi lahat magkakaparehas ng TF. Depende yan sa, tsaka sa ano ninyo, sa... Marketability. Sa pag-uusap nyo nila Sir MG, nila Sir Endon. Kasi ako, nandun lang tayo eh. May kahit pa paano, binigyan pa rin tayo. Tsaka bakit ganito? Ba't may pang umiiyak daw? Bakit daw kasi ang Team Manila, ang TTFY, ang dami pinaulakan? Bakit kaya? Ba't ganun tayo kalakas, Lodi? Ganun kasi kalakas. Alawin mo nga yan. Alawin mo. Inis na ako eh. Kasi napansin kasi nila na lahat tayo may function dun sa team. May function talaga eh. May ginagampanan tayong role. Yan yung ano yung function, yung mga gumagampa, yung mga passion. Passion.
Kaya gano'n siguro. Tsaka siguro, mga gwapo, kaya... Ayun! Asya! Mukhang maigli lang segment mo ngayon. Hindi, ito kasi, ang daming mga ano ba? So ito, hindi na natin papangalanan. Ito, ganito, bakit kasi si Haring David, ganito, ang limpak-limpak yung nakuha. Bakit gano'n? Kasi... Tapos palood-load lang. Paloy mo! May personal! Paluhon doon lang. May sponsor kasi tayo. Kasi ito yung sinasabi ni Boss MG na hindi lang yung initial TF mo, marami ding sponsorship ang mga magbubukas sa'yo, mga oportunidad na magbubukas para sa'yo. Ikaw bro, businessman ka. Anong masasabi mo dito, di ba? Kumbaga sa negosyo nila. Is business yun. Ayun! Oh my! Negosyo, business. Oh, wale, business yun. Dapat maintindihan nila yun. Dapat maintindihan nila yung malugi ang business na negosyo. Tsaka yung business. Pero meron na ba kayong siguradong kalaban? Baka ganyan kayo. Ay, meron. Kalaban, ha? Actually, eto nga ka. Okay. Upload ko lang ng video ko. Panoorin nyo, sambal lang tayo, ha? Sinabi ko na doon kung sino yung makakalaban ko, ano, abangan nyo na lang. Hindi pwede yung sabihin dito ngayon. Hindi. Actually, dinisclose ko na yung initials. Nag-uumpisa yung mga yung letters ng pangalan niya sa letrang T, B, at A. So, kayo nang baka alam. TBA. Tato, Boy, Angas. Sino yan? Bago yan! Tato, Boy, Angas. Ayun. So, ano bang dapat abangan natin ngayon? Kaya, parang pumapayat, umi-slim ha? Parang seryoso sa pag-iinsayo. Hindi, sumasama sa akin lagi. Tama naman. Ako ang nag-aaral sa abs exercise niya. Ayun. Again, nagpaluhod-luhod pa yan doon. Ikaw ang sisisihin. Sisisihin, kaya ayusin mo. Kaya lumuhod-luhod yan. Ikaw kasi corner kayo, si Kuya doon na mag-corner. Dila ikaw. Si Bausalu. Pero ito ha, hindi man natin nakakasama yung Pogi for Life, yung may edad na din, yung parang ikaw. Yung chairman nila. Yung medyo sinisiraan kasi may mga naiingit. Pero good shot siya ngayon kay MG at kay Renzo. Bakit kaya, no? Marunong makisama, marunong umintindi sa business. Business-minded din yun. Ganito kasi kayo, tayo participant tayo. Huwag tayong maging makasarili. Para sa lahat, no, isipin natin yung kapakanan natin at kapakanan nung mismong management. Diba? It takes two to tango. Ano nga yun? Yeah. Give and take yun. Kasi alam na natin may pinupunto tayo, may word tayong pinaninindigan. But isipin din natin yung mga trials na pinagdadaanan ng mga namamahala din. Tulungan lang. At saka avoid. Mag-abide sa mga boss. Kasi may kilala akong boksingero eh. Hindi marunong mag-abide. Sino yan? Tignan mo yung karero. Kapagka sa business, hindi pwedeng puro kabig lang yung mga tao. Kailangan maintindihan rin nila yung namumunan. Ayun. Sabi nga nung... mga businessman lang ang nakakaintindi niya. Sabi nga nung isang kilalang tao, huwag ka na mas magaling sa honor. Ayun. Honor na nga eh. Mas magaling ka pa. Di sana ikaw naging honor. Owner. Honor. Honor. Valedictorio. Sige. May sasabihin pa ba kayo bro? May ikaw wala. Sige. Bilang nakatatanda sa buong Nayon. 65. Ayan. 65 years old. Wakasan mo na ang talakayan ito, Lodi. Masabi ko lang, no? Sa Battle of YouTubers. So, yan. Ibago na naman tayo maaabangan. May lakad ito. Mababago ito. Sige! Ingat, okay. So, okay. Ingat, ha? Bye, Lodi! Huwag na kayo babalik dito, ha? Ibabang kita sa sarili mong gym! Umuwi ka na nga doon!